Na. Yeah. May mga maliliit lang, pero yung pagdating sa profession, parang wala akong natatandaan kasi nagkita-kita kami, medyo may edad na rin kami nung nagkita-kita kami nung nabuto eh. Mga 20s pa tayo nun eh, mga 23, 25, eh 20s. Hindi, alam niyo po, ewan ko kung nakapanood na kayo ng show ng Hitmakers, meron naman kami kanakanyang segment, kumbaga, portion. So, doon na lang kami nagpapagalingan, kumbaga. Walang, ako wala akong problema sa billing. Personally, siguro yung mga issue na maliliit na konti, yung mga kung sinong late, kung sinong lagi maaga. At kung sino yung late. At kung sino yung cause of delay sa mga appointments, di ba? Eh, pagka naman ganun, siyempre, pagka nagsalita ako, unfair naman, hindi naman, wala na eh. Hindi na pwede magsalita. Alam niyo naman si Rico, medyo ganun yun. Pero napakabait na kaibigan. Yun lang, yung maliliit na issue na gano'n. No? Kung sino maaga, kung sinong late. Wala na akong natatandaan na professional jealousy, di ba? Wala. Pag-aaway tungkol sa billing, o kung sino dapat mauna, kung sino dapat tinali. Nice. Okay, Tito Haji. Hindi, ako hanggang ngayon galit pa eh. Hindi, wala sa akin yun. Noong una, siyempre, just like normal lang yun na mga first times kaming nagsama-sama. Kasi, historically, kami dalawa talaga ni Rico Jim ang nag-umpisa niyan na back-to-back. Tapos, nakailang repeats yung mga concerts namin. Eventually, idea ng Viva, sinama sa amin si Ray. So, naging tatlo kami, nakailan din tayo, no? Na mga puro sold out na mga concerts. So they decided, Viva decided, daling kami sa Araneta for two nights. This time, kinarga sa amin si Margo at si Nonoy. And that turned out to be, you know, Araneta Coliseum, dalawang beses na napuno. And yun ang nagsilbing, ano talaga, nag-start na kumuha ng attention sa grupo. Dahil lumit na nga mundo because of the internet and all that. So, tuloy-tuloy na every year, concert tour kami lagi. Usually twice sa America on the same year. And then meron kaming Australia, Canada, Middle East, kung saan-saan na kami dinala, no? At walang, nung una nga, like I said, pakiramdaman yan eh. Lalo na kung makikita nyo ngayon kami kung paano maglaitan, ano? Kasi tingin ko magkakaibigan, ang tunay ng magkakaibigan, hindi naman nagpupurihan yan eh, naglalaitan yan. Lalo na pagtatanga-tanga ka. So, yun ang tutunon. So, ganun kami. Oo. So, wala sa amin nga. Lalo na, tama yung sabi ni Ray, kung kaya na kami nagkaedad, lalo kami naging tunay na magkakaibigan. Kasi, hindi na lang limited sa on-stage yung sama namin, pati off-stage, magkakasama na rin kami. O, lalo na, nakasama namin si Pops. Eh, talaga parang naging nasolidify yung barkada. Yan lang. Wala naman akong naalala talaga ng mga nag-aaway kami. No? Tama si Haji, tsaka si Marco. Maliliit lang talaga yung mga misunderstandings namin. Madali na ba kami maka-adjust sa isa't isa? Siguro dahil nga may mga edad na rin, mas nakaka-intindi. Dala rin ang pangangailangan. Dala pa rin ang pangangailangan. Kailangan magkasama tayo. Sa billing, wala. Walang mga problema dyan. Usually, ang inuuna talaga yung may edad. Ay, bakit nauna si Marco? Kung hindi rin sa edad, sa ano to? Kung guwapo, maswerte. Maswerte. Yun na lang. Yun ang inuuna namin. Pero mas nauna yung ano. PWD na. Okay, yun lang. Wala. Okay kami. Since 20 years na kami, okay. As a group. And I'm really proud of the Hitmakers. Ako may share ko naman sa inyo na ibanggit kasi ni Haji kanina kung paano nag-umpisa. Nung kinausap ko ni Boss Big, siya yung idea ng Hitmakers na yun eh.
ibang balak niya o whatever. Ako, pinapalis niya ako, hindi very good kay Haji noon. Actually, sinasama niya ako kay Anthony Castelo o kay Victor Wood. Sabi ko sa kanya, patayin mo na lang kaya ako. So, naawa naman sa akin. Dito ako sinama sa dalawa. Sa umpisa, siyempre, hindi ko alam kung paano yung biruan nila. Naninibago ko. Ginawa nilang script ko ay makinig lang. At habang silang dalawa nagsisiraan. Ako, papel ko sa probinsyano, no, parang kaalam pa lang po nung ginagawa nila. Same tablado yun. So, narealize ko, meron silang routine. At may kukwento ko sa inyo na halos pala yung script na ginagawa namin hanggang ngayon. Pati yung mga joke na ginagawa ko, galing kay Haji lahat yun. Lahat ng katarantaduhan, lahat ng mga kabastos sa nilay ko puno, galing din kay Haji yun. Na hindi niya lang ma-ano. Dahil iba image niya. Hindi niya masabi. Pero, behind the scene, siya yung nagsusunod ni Rico, ito para ganitin mo. Dahil hindi niya ma-deliver eh. Pero si Haji ang hanggang ngayon, tanong mo kay Pops na siya yung director namin. Scriptwriter, at kung ano-anong mga idea. Marami. Si Haji yun. Ang creative behind the hitmakers. Kami naman, implementation lang yun. At sabihin sa akin ni Haji, wala si Rico ngayon, hindi ko na pumapil ng bastos. Ginagawa ko naman. Dala yun eh. Dala ng pangailangan din yun eh. Okay. Pero yan ang, dyan nag-evolve yung career namin. At the same time yung group, kailangan mag-gel. Kailangan may kumuha ng kanya-kanyang papel. Si Marco Sison, ang papel niyan ay para sa mga matatandang senior citizen na mahilig pa sa gwapo. Yan, si Haji, ganun din. Kami naman ni Nonoy ay doon sa mga mahilig sa mga wain ng mga tao. Doon kami. Nagkikita. Tsaka, ma-realize nyo merong role ang bawat isa. Si Marco Sison, alam nyo naman, may grupo yan ang tawagin ay ASIN. Asosasyon at samahan ng mga inano ni Marco. Yeah, kaya maraming pansin na ganyan. Yun lang mga ikaw pa ito sa inyo, may share ko mga behind the scenes.